nagsimula ang eksena sa pagdating ni Min-Kyu sa dalampasigan, kung saan humihikbi si Gia sa kanyang alaala. Ngunit nang tumayo siya, napansin ni Min-Kyu ang parehong locket na ibinigay niya kay AG3. Napagtanto niya na ang itinuturing niyang AG3 ay walang iba kundi si Gia. Ang lunas para kay Min-Kyu ay ang matutong magtiwala sa iba. Pero sa nakikita niya, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng taong pinakamalapit sa kanya. Kaya, ang kanyang mga allergy ay nagsisimulang lumitaw muli at siya ay bumagsak sa lupa. Ang kawawang si Gia ay takot na takot ngunit siya ay walang magawa habang humihikbi. Sa kabutihang palad, dumating si Dr. Hong at ang kanyang katulong at tinurukan siya ng antibiotic. Pagkatapos ay isinugod si Min-Kyu pabalik sa bahay kung saan siya ay pinananatili sa intensive care. Gustong-gusto ni Gia na ipaliwanag sa kanya ang lahat ngunit hindi siya pinapasok ng mga doktor. Isang araw, binisita siya ng assistant ni Min-Kyu na si Jinbei. Habang nag-uusap ang dalawa, inutusan siya ni Min-Kyu na magsampa ng kaso laban sa research group ni Hong, ang Santa Maria team, gayon din kay Gia dahil sa panloloko sa kanya. Nagbabala si Jinbei na maaring mawalan siya ng posisyon sa kumpanya at maaring maging publiko ang kanyang impormasyon sa allergy. Gayunpaman, hindi nagbabago ang isip ni Min-Kyu. Ngunit sa sorpresa ng lahat, ipinasa ni Jinbei ang kanyang liham ng pagbibitiw dahil si Gia ay ipinahayag na sarili niyang kapatid. Kasunod nito, pumunta si Jinbei sa lab ng Santa Maria at sinabihan ang lahat na umalis. Sa kabilang banda, naghahanda si Gia ng malinis na pagkain para kay Min-Kyu, nagsusuot ng wastong gamit sa kaligtasan, at nagsimulang bumisita sa kanyang tahanan araw-araw. Gayunpaman, araw-araw, itinatapon ni Min-Kyu ang pagkain at may malamig na tugon. Sa kabila nito, hindi sumusuko si Gia at sinabi sa kanya na araw-araw siyang darating para makita siya. Isang gabi, hindi mapigilan ni Min-Kyu ang pag-iisip tungkol sa kanya, kaya lumabas siya at tumayo sa harap ng apoy kasama ang kanyang butler. Tinanong ni Min-Kyu kung nagsinungaling din ba siya sa kanya tungkol sa isang bagay na sinagot ng butler na walang mga tao na hindi nagsisinungaling. Kinabukasan, papunta na si Gia sa kinaroroonan ni Min-Kyu nang biglang lumitaw ang isang bata na naging dahilan upang siya ay maaksidente at nasugatan ang kanyang kamay. Lumipas ang ilang oras at nang hindi siya dumating, hindi mapakali si Min-Kyu. Sa kabila ng hindi nakarating sa umaga, nakarating si Gia sa bahay ni Min-Kyu sa gabi. Gaya ng dati, inihahain niya ang ulam para sa kanya at aalis na sana siya nang pigilan siya ni Min-Kyu. Iniisip niya kung ginawa niya ang lahat para lang makakuha ng competitive advantage. Sinabi ni Gia na hindi, at inamin na marami siyang dapat sabihin sa kanya. Gayunpaman, si Min-Kyu, na hindi interesadong makarinig ng anuman, ay nagtanong kung masaya ba siya na niloko niya siya. Pagkatapos ay ibinato niya ang kanyang baso sa galit na nang mabasag, nasugatan ang kamay ni Gia. Ngunit sa kabila ng katotohanan na ang kanyang mga kamay ay dumudugo, siya ay tahimik na umalis na may paghingi ng tawad. Kinabukasan, napansin ni Min-Kyu na nag-iwan si Gia ng ilang comics para sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, bumisita ang kaibigan ni Gia sa lugar ni Min-Kyu at sinabi sa kanya na malapit na niyang mawala ang lahat ng mahalagang regalo sa kanyang buhay. Ibinunyag niya na ang Santa Maria team na kasalukuyang nananatili sa kanyang restaurant at si Gia ay lilipad patungong Australia. Nang marinig ito, mukhang malungkot si Min-Kyu ngunit nagkunwari siyang hindi apektado. Nang maglaon, nagmaneho si Min-Kyu sa restaurant ng kaibigan ni Gia upang makita ang kanyang mga miyembro ng koponan ng Santa Maria. Nakikita niya ang mga ito sa malayo at naalala niya ang sinabi ng kaibigan ni Gia na tanging alaala na lang ang maiiwan sa kanya. Habang nakatingin siya sa kanila, napansin siya ng isa sa mga miyembro ng team at tumakbo papunta sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ni Min-Kyu at siya ay nag-drive. Pag-uwi niya, binuksan niya ang telebisyon at nalaman na hanggang 70 bituin ang inaasahan mahulog sa susunod na oras. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at pumasok sa loob upang itago ang payong. Doon, napansin niya ang isa pang payong na pagmamay-ari ni AG3. Dahil sa curiosity, hinanap niya ang payong sa internet at nalaman niyang gawa rin ito ni Gia. Ibinabalik nito ang mga alaala ng paghalik sa kanya ni Gia sa ilalim ng payong noong nakaraan. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang robot na si AG3 ay pumunta na kay Min-Kyu habang ipinapangako niyang ipapakita sa kanya ang meteor shower. Kasunod nito, nagmaneho si Min-Kyu sa Mount Huangmei at hinihintay si Gia. Maya-maya, dumating siya at nagsimulang mag-usap ang dalawa.
hinihiling ni Min-Kyu ang katotohanan mula sa simula at isiniwalat ni Gian na ang taong inakala niyang si AG3 ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na gumugol siya ng ilang buwan kasama ang isang tao, hindi isang robot. Nang marinig ito, naalala ni Min-Kyu ang lahat ng mga nakaraang alaala na ginugol niya kasama si Gia, na iniisip na siya ay isang robot. Ito ay nagpakatanga sa kanya dahil nagtataka siya kung paanong hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tao at isang robot. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano pa ang pagsisinungaling nito at sumagot si Gia na hindi siya nagsinungaling tungkol sa kahit ano ngunit nagnakaw lamang ng ilang pagkain at alak. Pagkatapos nito, nagtanong si Min-Kyu tungkol sa mga impresyon niya sa kanya noong una niya itong nakilala bilang tao. Isiniwalat ni Gia na ang tingin niya sa kanya ay masamang tao dahil hindi niya binayaran ang kalahati ng pera. Naisip din niya na isa itong psycho dahil ipinagdiwang niya ang kaarawan ng kanyang robot at pinagyabang ang kanyang ranggo at iba pang bagay. Ngunit pagkatapos ng isang tiyak na punto, nagsimula siyang maawa para sa kanya at hiniling ang kanyang kaligayahan. Desidido siyang gawin ang lahat para mapasaya siya. Pagkatapos nito, hiniling sa kanya ni Min-Kyu na umupo ng mas malapit sa kanya at sinabihan siyang buksan ang kanyang puso. Isiniwalat ni Gia na ang kanyang puso ay kumakabog tuwing umaga sa kanyang pagpunta sa kanyang bahay. Ipinaalala niya sa kanya ang oras na sinabi nito sa kanya na siya ang kanyang kayamanan at gusto niyang manatili siya sa kanya magpakailanman. Nang marinig niya ito, pakiramdam niya ay nag-propose siya. Naaalala rin niya ang ilang masasayang alaala mula sa kanyang nakaraan at sinabi kung gaano siya kasaya noong nakita niya itong ngumiti. Tinanong ni Min-Kyu kung natakot siya sa anumang punto noon na sinabi niyang oo. Ipinaalala niya sa kanya ang oras na sinabi nitong umaasa siyang makikita siya nito kahit na nagbago siya. Doon niya napagtanto kung gaano siya kadesperado sa mga salitang iyon. Sinabi rin sa kanya ni Gia na nakaramdam siya ng saya at pagkasabik nang hinaplos nito ang kanyang ulo. Sinabi niyang hindi niya ito gusto noong una, ngunit nasanay na siya at mamimiss ito kung hindi niya ito gagawin. Naalala niya ang oras na nolising siya at hiniling na maging tao siya. Noong panahong iyon, gusto niyang sabihin sa kanya na hindi siya robot. Matapos marinig ang lahat ng ito, gusto ni Min-Kyu na haplosan ang kanyang ulo ng marahan ngunit naalala niya ang kanyang allergy at umatras. Nang mapansin ito ni Gia, isinuot niya ang kanyang mangga sa ulo, kinuha ang kamay nito sa kanya, at inilagay ito sa kanyang ulo. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil sa pagtatago ng katotohanan sa simula. Gusto niyang sabihin sa kanya ang totoo ngunit natatakot siyang matrigger ang kanyang allergy. Kasunod nito, nilapitan niya ito sa paghalik ngunit muling nagpipigil. Pagkatapos ay binitawan niya ang kanyang kamay at pinasalamatan siya sa paglikha ng isang magandang alaala na pananatilihin niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ayon kay Min-Kyu, mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang mga alaalang iyon. Nagpa siya na rin siyang bumalik sa kanyang kinauukulan dahil hindi na niya muling mahahawakan ang sinuman. Sinabi niya na ang kanilang oras na magkasama ay tapos na at nagwawagayway ng isang pangwakas na paalam. Ngunit bago siya lumayo, pinigilan siya ni Gia, ipinahayag na siya na ang hinihintay niya at ang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Inamin din niya na kailangan niya ito ng husto at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nang marinig ito, nilapitan siya ni Min-Kyu at hinalikan siya na lumikha ng isang magandang sandali. Kinaumagahan, hinatid ni Min-Kyu si Gia sa isang coffee shop at sa kanyang pagbabalik, napansin niya na muling lumalabas ang kanyang allergy. Ngunit sa sandaling makita niya si Gia sa kanyang kotse, bumalik siya sa normal. Masaya, ibinaba niya si Gia sa bahay, umaasang makita siya sa lalong madaling panahon. Kasunod nito, kumonsulta si Min-Kyu sa kanyang doktor na nagsasabing walang full recovery sa kanyang kaso dahil ang mga sintomas ay maaaring mawala at muling lumitaw anumang oras. Sa lab, ang buong koponan ng Santa Maria ay nalulungkot nang makitang umalis si AG3. Nalaman pala ng isang mayaman at makapangyarihang lalaki na nagngangalang Martin na niloko nila si Min-Kyu. Kaya pina-blackmail niya sila para ibigay ang robot. Nalaman din natin na gusto niyang gumana ang AG3 bilang sandata ng mass destruction. Nang malaman ni Min-Kyu ang dispatch ni AG3, nagmadali siyang pumunta sa lab ngunit isang fraction late dahil umalis na si Martin kasama ang robot. Samantala, pumunta si Martin sa safe kung saan niya ikinulong ang AG3. Ngunit sa kanyang pagtataka, nawawala ang robot. Sa ibang lugar, makikita si AG3 na naglalakad sa kabilang kalye, sinusubukang bumalik sa bahay ngunit tila wala siyang impormasyon tungkol sa mga direksyon. Samantala, bumalik si Min-Kyu sa bahay at sinalubong ng isang mini-robot na si Beetle.
Habang papasok siya, napansin niya si Gia at ang Santa Maria team na nagluluto para sa kanya sa kusina. Ipinaalam sa kanya ng mga miyembro ng koponan na aalis sila bukas at nagpa siya silang magkaroon ng panghuling pagkain ng magkasama. Nang maglaon, sa hapunan, lahat sila ay humingi ng paumanhin kay Min-Kyu para sa mga kaguluhang na idulot nito sa kanya. Inihayag din nila na ang robot, si Beetle ang regalo nila sa kanya, na makakatulong sa kanya para mawala ang kanyang pagkabagot. Nang marinig ito, isang emosyonal na si Min-Kyu ang nagsabi sa kanila na manatili, na nagdahilan na malamig sa labas. Agad namang tumalima ang grupo, kaya't ginawa itong isang masayang reunion. Sa kabilang banda, near replay ni Aji 3 ang video ni Martin, na binanggit na siya ay gagana bilang isang mapanganib na sandata. Nagpe-play din siya ng video ng Santa Maria team na nagsasabi sa kanya na magtatrabaho siya bilang kaibigan ng tao. Nalilito, inihambing ni Aji 3 ang dalawang video ng ilang sandali. Pagkatapos ay nakita niya na mali ang video ni Martin at tinanggal niya ito. Pagbalik sa bahay, naglakad si Min-Kyu sa couch kung saan natutulog si Gia. Umupo ito sa harap niya at masuyong hinalikan ang kamay niya. Sa sandaling iyon, nagising si Gia at nagtanong tungkol sa bagay na sinagot ni Min-Kyu na nalulungkot siya dahil nawala ang Aji 3 ng Santa Maria team. Pagkatapos ay inaliw niya ito sa isang yakap at sinabi sa kanya na gagawin nila ang kanilang makakaya upang mahanap si Aji 3. Nang maglaon, nagmaneho sina Min-Kyu at Gia sa isang restaurant, kung saan nakilala ang isang babaeng ipinadala ni Madam X kay Min-Kyu. Si Madam X ay tila ang taong tumulong kay Min-Kyu mula pa noong una. Ipinaalam sa kanya ng babae na si Martin ay isang nangungunang kriminal sa blacklist ng Interpol na nakagawa ng maraming krimen kabilang ang pagpatay, pandaraya, at pag-uudyok ng panununog. Gayunpaman, hindi siya pinanagot dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayuhan niya si Min-Kyu na kunin ang ilang lihim na pag-record mula sa driver ni Martin na si Mr. Jong. Ang mga pag-record na ito ay maliwanag na maaring maglantad kay Martin para sa kanyang mga krimen. Sinabi ni Madam X na kung sila ay matagumpay sa kanilang misyon, maaari nilang hilingin sa Interpol na ilagay si Mr. Jong sa Witness Protection Program. Nang sumunod na araw, sinalubong ni Min-Kyu at Jean Bae si Mr. Jong sa isang restaurant. Hiniling ni Min-Kyu na ibigay niya sa kanila ang ebidensya para madala nila ang may kagagawan sa hustisya at mamuhay ng masaya tulad ng dati. Tiniyak din sa kanya ni Min-Kyu ang tungkol sa kanyang kaligtasan na sinasabing mananatili siya sa ilalim ng proteksyon ng Interpol. Matapos pakinggan ang lahat ng ito, sa wakas ay nakumbinsi si Mr. Jong at ibinigay niya ang recording kay Jean Bae, na pagkatapos ay ibinigay ito sa pulisya. Samantala, dinala ni Gia si Min-Kyu sa opisina ng isang mayamang negosyante kung saan magaganap ang deal ng Aji 3. Sa kabutihang palad, dumating sila bago ang kasunduan at ipaalam sa kanila na ang deal ay hindi mangyayari. Ngunit nang malaman ni Min-Kyu na nawala si Aji 3, mabilis niyang ipinaalam sa koponan ng Santa Maria. Nang maglaon, si Martin, nagalit na galit sa pagkansela ng deal, ay inutusan ang kanyang katulong na hanapin ang Aji 3 at tanggalin ang lahat ng data nito sa lalong madaling panahon. Bina-blackmail ni Martin ang isang kasama sa paghahanap kay Aji 3 o kung hindi ay magdusa ang kanyang ama. Pagkatapos magtalaga ng trabaho sa kanila, nagpa siya si Martin na tumakas ng bansa upang maiwasan ang mga pulis. Samantala, si Aji 3, na hindi na makauwi, ay nakaupo sa bench kasama ang isang pulubi. Sinabihan siya ng pulubi na umalis ngunit si Aji 3 ang nagpasimula ng pag-uusap. Dahan-dahan, naging komportable ang dalawa at inabutan siya ng haring pulubi ng tiket sa boss para makauwi na siya. Sa ibang lugar, ang Santa Maria team ay nanonood ng CCTV footage at sinusubukang hanapin si Aji 3 habang sina Min-Kyu, Gia, at ang lalaki ni Martin ay naghahanap ng robot sa mga lansangan. Pagkaraan ng ilang oras, nakita ng lalaki ni Martin si Aji 3 na pumapasok sa isang computer showroom. Gumagamit siya ng computer para hanapin ang direksyon patungo sa kinaroroonan ni Min-Kyu at doon sumakay ng bus. Maya-maya pa, pumasok sa showroom ang lalaki ni Martin at nalaman kung saan patungo ang Aji 3, kaya agad niyang ipinaalam ito sa assistant ni Martin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba si Aji 3 sa bus at nagsimulang maglakad patungo sa bahay ni Min-Kyu. Sa sandaling iyon, siya ay nilapitan ng isang tiyuhin pamangkin na duo, na mukhang gustong-gusto si Aji 3. Inalok siya ng mga ito na sumakay pa uwi, ngunit pinigilan sila ng mga tauhan ni Martin nang malapit na silang umalis. Aalisin na sana nila si Aji 3 pero buti na lang at dumating din ang mga pulis sa pinangyarihan at nahuli ang mga masasamang tao.
Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Dr. Hong at dinala ang AG3 pabalik sa lab ng Santa Maria. Nagagalak ang lahat ng miyembro ng koponan na sa wakas ay nakabalik na siya. Nang maglaon, umuwi si na Min-Kyu at Gia na parehong mukhang gumaan ang loob. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagpa siya si Gia na bumalik sa kanyang lugar ngunit pinigilan siya ni Min-Kyu na nagkukunwaring gutom. Habang naghahanda si Gia ng gimbap para sa kanya, hinila siya ni Min-Kyu palapit at hinalikan. Nang gabing iyon, sabay-sabay na kumakain ang Santa Maria team at pinapanood ang paglalakbay ni AG3 sa publiko sa unang pagkakataon. Lahat sila ay ipinagmamalaki kung paano konektado ang AG3 sa mga tao. Kasunod nito, ipinaalam ni Dr. Hong sa kanila na oras na para baguhin ang mukha ni AG3, kaya sila lahat ay nagwawagayway ng kanilang huling poem sa kanya. Kinabukasan, nakilala ni Min-Kyu si Madam X at inabutan siya ng pendrive na naglalaman ng confession video ni Martin na nakuha niya mula sa database ng AG3. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpa siya siyang isagawa ang gayong hakbang na hindi na muling sasamantalahin ng sinuman ang kanyang karamdaman. Kinabukasan, inipon ni Min-Kyu ang lahat ng kanyang lakas ng loob at pumunta sa media conference kung saan inamin niya na may allergy siya sa tao na ikinagulat ng lahat. Sinasabi rin niya na unti-unti na siyang gumagaling dito. Higit pa rito, tinalakay niya ang kanyang mga kamakailang pagkikita at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa robot, ang kanyang katulong, si Jean Bay, at lahat ng mga empleyado niya na tumulong sa kanya na malampasan ang sakit. Bilang karagdagan, inihayag niya ang kanyang diskarte sa negosyo ng labis na pamumuhunan sa mga robot na nakabatay sa AI upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Binanggit din niya si Dr. Hong, ang robot na propesor na magiging in charge sa kanilang proyekto. Nakapagtataka, sa sandaling ibunyag niya ang lahat, ang presyo ng stock ng kanyang kumpanya ay nagsisimulang tumaas. Mukhang kontento na si Min-Kyu dahil sa wakas ay nahuhulog na ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay dinial niya ang numero ni Gia na nag-imbita sa kanya sa isang romantikong paglalakad sa gabi. Pero nang aalis na siya, napansin niya si Jinbei. Mukhang hindi nagbago ang isip ng huli tungkol sa pagbibitiw, kaya muli niyang hiniling kay Min-Kyu na iproseso ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Gia si Min-Kyu para sa ilang street food kung saan ipinaalam nito sa kanya ang tungkol sa pagbibitiw ng kanyang kapatid. Nagtataka siya kung paano niya mahikayat si Jinbei na manatili, ngunit wala rin siyang sagot. Nang gabing iyon, umuwi si Min-Kyu at tinalakay ito sa koponan ng Santa Maria. Naniniwala ang isa sa mga empleyado na maaring hindi gusto ni Jinbei na magtrabaho sa ilalim ng kasintahan ng kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, ang koponan ay walang tamang solusyon, kaya't si Min-Kyu ay nagtungo sa kanyang silid, nagalit. Sa kabilang banda, si Gia ay naghahapunan kasama ang kanyang kapatid na lalaki at hipag, si Hongju. Sinasamantala niya ang pagkakataon, tinanong niya si Jinbei tungkol sa dahilan ng kanyang pagbibitiw. Nang malaman ito ni Hongju, nagalit siya at inutusan si Jinbei na bawiin ang sulat ng pagbibitiw. Ayaw magbago ng isip ni Jinbei, pero dahil sa demanding niyang asawa, wala siyang choice kundi pumayag. Kinabukasan, tinawagan ni Jinbei si Min-Kyu sa isang coffee shop para kunin ang kanyang resignation letter. Gayunpaman, naniniwala si Min-Kyu na si Jinbei ay pinipilit lamang ng iba, kaya pumayag siyang e-proseso ang pagbibitiw. Sinabi rin niya kay Jinbei na palagi siyang malugod na tatanggapin kung magbago ang kanyang isip. Nang marinig ito, naging emosyonal si Jinbei at nagpa siya na huwag magbitiw. Ang eksena ay lumipat pagkatapos ng ilang taon nang ipahayag ni Dr. Hong ang paglikha ng isang bagong AI robot sa isang press conference. Sa kabilang banda, si Jinbei na ngayon ang managing director ng multi-billion dollar company ni Min-Kyu. Pagkatapos ng trabaho, siya at ang kanyang pamilya ay nagmamaneho papunta sa lugar ni Min-Kyu. Si Yoo Chol at Riel, na ngayon ay magkasama, ay pumunta sa bahay ni Min-Kyu upang salubungin siya. Sa ibang lugar, ipinakita ni Gia ang ilan sa kanyang mga ginawang lampara sa mga internasyonal na mamimili. Sa kabutihang palad, ang mga mamimili ay humanga sa produkto, at sa makatuwid, sumasang-ayon sila sa deal. At nang matapos ang meeting ay mabilis na pumunta si Gia sa pwesto ni Min-Kyu. Noong gabi ring iyon, nakita natin na ang isang sundalo ay bumaba ng taxi at naglalakad patungo sa bahay ni Min-Kyu. Pagpasok ng sundalo sa gate, sinalubong siya ni Gia. Napag-alaman na ang sundalo ay walang iba kundi si Min-Kyu mismo. Masayang-masaya silang dalawa na muling nagkasama pagkatapos ng mahabang panahon. Kasunod nito, dinala siya ni Gia sa loob kung saan naghihintay ang lahat sa kanya.
Gayunpaman, habang naglalakad sila, nadulas si Gia at malapit nang mahulog ngunit hinawakan siya ni Min-Kyu. Nagtatapos ang teleserye habang pareho silang nagbabahagi ng isang romantikong halik. Hanggang dito na lang, mag-subscribe na at paki-like na rin ang video, and as always, thank you for watching.